Yes, Mr. President, nabanggit ko po ito dahil itong ating sitwasyon ngayon sa insurgency ay hinahantulad ko ito sa panliligaw kung saan itong ating mga kanayunan, itong 822 barangays na na-cleared na ngayon sa ng ating pwersa na kasundaluhan at kapulisan ay 50 years in the making po ito na nililigawan ng ating mga kasundaluhan at kapulisan para mapunta yung simpatiya nila sa ating gobyerno. Now ngayon, nung napunta, nakuha na natin yung kanilang simpatiya, na-clear na natin ang barangay, ang NPA ay napalayas na, kaya ito nakuha ng ating gobyerno, sinabihan ng ating mga tropa ito na kayong mga taga-barangay, huwag na kayong pumunta sa NPA. Dito na kayo sa amin sa gobyerno because meron kayong maliwanag, very bright future kung kayo ay maniniwala sa ating gobyerno. Huwag na kayong maniwala sa NPA. Sabi ng taga-barangay, yung mga dating solid na supporter, mga masa ng NPA, ano makukuha namin sa gobyerno? Sabi nila, sabi ng sundalo, meron tayo diyang mga farm to market roads, mga school building na ipapalit natin doon sa inyong mga salugpungan schools na ginawa ng mga NPA na giniba namin, papalitan namin yun ng mga schools, bigyan namin kayo ng mga water and sanitation systems, meron mga health stations, electrifications, agricultural livelihood and technical vocational training projects, assistance to indigent individual or families in any of the following forms of assistance: medical, burial, transportation, food, passport work, education. Sabi na yung taga-barangay, uy, meron palang ganun. So, dito na kami sa gobyerno. Matagal na namin hinahanap yan. Kaya nga kami naniwala sa NPA dahil matagal kami neglected by the government. Hindi kami pinapansin. Ngayon, nabibigyan pala namin kami ninyo ng ganyang mga projects. So, dito na kami sa gobyerno. So, ngayon, kapag tanggalin natin itong pundo na ito para dyan sa barangay development program na yan na nakalaan doon sa barangay sa LGSA. Kung tagalin natin yan, ano mangyayari? Wala tayong madeliver ng mga goods and services doon sa mga barangay na pinamisa natin. Kung walang madeliver doon sa barangay, anong sabihin ng mga taong bayan doon? Alam niyo, napaka-importante po ang word of honor sa isang Pilipino. Yung pag nagsabi ka, dapat gawin mo. E ngayon, hindi magawa ng ating gobyerno dahil nawala itong pundo na ito. Anong sabihin ngayon ng mga taga-barangay? Mabuti pa, balik lang tayo sa NPA. Dahil nga, yung panahon ng NPA, ay meron tayong mga natatanggap sa NPA. Meron tayong mga project dyan sa NPA, mga kalabaw, mga kambing, pinapalagaan sa atin sa NPA, then nakikinabang tayo. Yung panahon ng NPA, kahit na yung tinuturo ng mga salugpungan schools ay puro hatred, puro galit sa gobyerno, paano makipaglaban sa gobyerno, pero at least ang ating mga kabataan ay natututong magbasa at sumulat dahil sa salugpungan schools. E ngayon, hindi pala nyo gawa ng eskwelahan yung aming barangay. So ano ngayon? Wala kayong word of honor, so babalik kami sa NPA. So itong 50 years na marami nang namatay ng mga tauhan natin dito sa 50 years na laban na ito ay mawawalang saysay kung tanggalin natin itong punto na ito. This is the right time. Kumbaga nasa tuktok na tayo. Pag hindi tayo makarating sa tuktok, slide down tayo babalik, the same problem will occur hanggang ako ay nag-retire na. Alam po niyo, Mr. President, bago ako naging senador, naging police ako, naging sundalo ako, at I have seen the horrors of war. I've been engaged in brutal war against the NPA. Ang dami ko lang taong namamatay. At napakasakit po kapag ikaw ay habang naglalakad ka sa bundok, tinanong ko yung isang tao, "Uy, meron bang NPA dyan?" Sabi ng nasalubong namin tao, "Wala sir, walang NPA." Maya-maya, pagdating ko sa unahan, pukpukan na, inambus na kami. Ang daming patay sa mga tauhan ko. Napakasakit po isipin na yung simpatiya ng ating mga tao whom we have sworn to serve and protect ay wala sa atin, nandoon sa kabila sa kalaban dahil napabayaan sila.
wala mga project na binigay sa kanilang mga barangay, hindi nila ramdam ang gobyerno doon sa kanilang lugar. Kaya napakaganda po itong chance na ito. Ibigay na natin ito, ibuhos na natin na ito para matapos itong problema nito. Kung hindi pa matapos, ay at least mabawasan ang problema natin dito sa insurgency nito, Mr. President. Dahil alam po ninyo, magdagdag lang po ako, I've been doon sa ganong kasing trabaho. Nung bata pa ako, ako po yung pinaka-striking force ng Region 11. Kung saan may gulo ng NPA, Surigao Sur, sa Kumbal, Davao Norte, Davao Sur, hanggang South Cotabato. Ako po ang pinapadala doon, Mr. President. At hindi ko na mabilang kung ilang mga tauhan kong namatay sa gira laban dyan sa NPA na yan. At ngayon nakikita ko na mayroon ng chance na matapos ito. Sana tulungan natin ang ating gobyerno. Yung pundo na ito, maliit lang naman ito kung ibigay natin ito. Tulungan natin sila na matapos itong problema na ito. Kasi ako, Mr. President, nag-retire na ako sa pagiging polis. I have done my job for the last 33 years. Hindi pa rin natapos ang problema sa NPA. Ngayon, hintayin ko ba na yung anak ko nag-graduate sa PNPA, makipag-gira na naman sa NPA for another 50 years hanggang mag-retire siya sa serbisyo, hindi pa rin ito matapos? Dahil nga, sabi nila, nung bata pa kami sa gira, sabi namin, ano bang gira na ito? Alam mo, pag nagkagira kami sa NPA, Mr. President, napakahirap. I-describe ko sa iyo kung gaano kahirap. Yung luha, yung pawis, luha, sipon, laway, naghalo-halo niya sa mukha mo during encounters. Pag ganun po kahirap. Napakahirap po, Mr. President. Dahil nga, kulang tayo ng suporta ng masa. Nawawala yung, this is a battle of winning the hearts and minds of the people. Ngayon kung hindi natin ito ma-deliver, itong pinapromise natin ng mga projects doon sa kabarangayan, babalik at babalik yung mga tao, yung mga masa doon sa NPA. Remember, this is 822 barangays na matagal na nating niligawan. Nung naligawan, nung pumayag sa atin, ang promise natin hindi pa deliver, babalikin na naman doon sa NPA, wala nang katapusan, Mr. President. Kawawa ang Pilipinas. Again, with all due respect, alam ko may punto yung ating mga kasamahan na nag-uupos dito sa pundong ito, pero yun lang, binibigay ko lang yung importansya sa pundo na ito. Dapat na ibigay natin ito, Mr. President. Yun lang po, Thank you. Sponsor at Mr. President. Thank you po. Thank you, Senator De La Rosa. On a personal note, I would like to associate myself with the manifestation made by Senator De La Rosa. Thank you, Mr. President. I'd like to thank the gentleman from Davao del Sur for his impassioned remarks. And those were the points I was trying to make, but he made them 10 times better, Your Honor, with emotion, with experience, and given his experience as in law enforcement. He and Senator Lacson are the champions for the peace and order and security sector, Your Honor. So talagang sila yung nakaranas niyan sa baba, Your Honor. Tayo, it's all theoretical and to us, no? Pero let's place on record that we have the longest armed insurgency, one of the longest armed insurgencies in the world, Your Honor. And I think madalas sinasabi, this is not going to be won through guns or through swords or through knives. And then ito na po yung sinasabi natin na it's a peaceful solution and a lasting solution. So sana nga magkaisa ho tayo dito. And again, we thank Senator De La Rosa for his very very piercing and very relevant remarks. Thank you, Your Honor. If I may add, Mr. President, if I may add. Yes, good. Very clear po yan, Mr. President, ha? Na sinasabi natin to end this local armed conflict with the communists, kailangan natin ang whole of nation approach at hindi lang po military solution. At itong NTF-LCAC funds na ito for Barangay Development Program ay hindi po ito pambili ng bala at baril para patayin ang mga NPA. Kundi ito ay mga socio-economic programs and projects para doon sa kabarangayan, para makatulong sa mga tao doon. Ito na sinasabi namin noon nung bata pa kami, kahit panahon pa ni Senator Lacson. Sinasabi na habang nakipag-gira sa NPA, ano ba itong gira na ito? Tayo na lang, military police ang pinabayaan sa gira, yung ibang gobyerno hindi nakikialam. Ito na!
ito lang yung mga pakialam ng gobyerno. Ito yung mga projects na ito. Hindi true guns and ammo, kundi true projects, infrastructure at social services na makarating sa ating mga barangay. Ito na po ang tsansa. Very clear po yan. Hindi yan baril at bala, kundi projects po yan. Kaya yung mga taga-kabila ay nagkukumahog na harangin itong hindi yung mga legislator natin, ha, kundi yung kabila talaga, lalo yung legal plans ng mga komunista, nagkukumahog na harangin itong pundo na ito. Battle ito of winning the hearts and minds of the people. If the government can deliver what they promise to these barangays, then mananalo tayo. Isnabi na lang mga taong barangay yung mga NPA na yan. Hindi niya makapasok sa kanila. Hindi niya makabalik doon sa barangay na yan. 822 barangay, Mr. President. Yun lang. Thank you, Mr. President.